Masayang nagsidalo at nakisangkot sa leadership camp ang Central Batangas II District Adventist Youth. Sa pangunguna at suporta ng buong distrito, sila ay sumailalim sa pagsasanay na nagdulot ng malaking kapakinabangan sa kanilang buhay at paglilingkod bilang mga kabataang Adventista. Si Esther Lynn Leonor para sa Balitang May Pag-asa. 61 mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia ng Central Batangas II ang aktibong nakilahok sa isinagawang Youth Leadership Camp na may temang Let No Man Despise the Youth. Sa pagsisimula ng 3 gabing programa, nagbigay ng mensahe si Brother Hill Aguilar sa mga kabataan patungkol sa kanilang layunin na maging mabuting halimbawa sa paglilingkod, pananampalataya at pag-ibig. Ang layunin ng Youth Leadership Camp na ito ay para maturuan ang ating mga kabataan ng bawat iglesia ng Central Batangas II na kung paano sila mag-lead sa kanilang mga iglesia. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia ay nakibahagi at nakiisa sa iba't ibang grupo upang makilala at makipagkaibigan sa mga kapatiran. Bilang bahagi ng pagsamba, nag-alay din ng mga kabataan mula sa 7 iglesia ng Central Batangas II ng papuring handog sa Panginoon. Sa pagsasanay ng mga kabataan sa pagiging leader sa iba't ibang bahagi ng gawain ng iglesia at sa pagtulong sa kapwa, buong kasiglahang naibahagi ng mga miyembro ng Kabuyaw Media Team at ni Brother Hill Aguilar ang kanilang kaalaman tungkol dito. In behalf of Captured Media Team, ine-encourage namin kayong mga kabataan na patuloy na magpagamit sa Panginoon at makisangkot sa gawain sa kabila ng inyong kabataan. Alalahanin natin na kung tayo ay handang mag-commit sa Panginoon, siya ang bahalang mag-equip sa bawat isa sa atin. Patuloy kayong lumago at maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa matagumpay na programa na pinangunahan ng mga AY leaders katuwang ang Captured Media Ministry ng Kabuyao District, Pastor Trudy Polison at Brother Hill Aguilar bilang mga tagapagsalita. Ang pinakanatutunan ko po ay yung kagaya po ng sinabi ng speaker na ang ating pong generation ay pinili para po lumakad at maghikayat po ng ibang mga tao papunta sa paanan ng ating Panginoon. Masaya, naging matagumpay na gawain at sana sa susunod pa ng mga gawain kagaya ng mga leadership camp, voice of youth at iba pang mga gawain ng ating pong Panginoon ay ating pong kasangkutan upang mapabilis ang gawain at makauwi na tayo sa ating tahanan. Mga kabataan, patuloy po tayo sa pananampalataya at maging masigasig sa bawat paglilingkod. Sa pamamagitan ng mga mensaheng nagbigay inspirasyon at sa iba't ibang aktibidad na ginawa, dala ng mga kabataang dumalo sa programa ang hangaring maging masigla at positibong leader sa kani-kanilang iglesia at higit sa lahat maging inspirasyon sa iba pang mga kabataan. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Esther Lynn Leonor para sa Hope Today NPUC News.